at sa Lord sa ating pong pinag-aralan. At natutunan ko lang po yung how God is amazing lang talaga sa buhay ng isang mananampalataya. At nakita ko sa pinag-aralan po natin na sa ibang, kasi binasa pa kanina yung mga ibang libro, na nakikita ni Lord na nahihirapan sa pagsagwan kanyang mga alagad. At hindi niya kasi kaya naman ng Lord na patigilin na lang basta yung ano eh, yung mga alon, so that they will not be hindi sila mahirapan sa pagsagwan. Pero God is so amazing lang talaga in his own way, na alam mo yung talagang lumakad pa siya papunta doon sa bangka. Ipinakita talaga niya on the yung kanyang kapangyarihan in order sa mga alagad na ito na lumakas ang kanilang pananampalataya, na lumakas yung, na makita talaga yung pagiging Diyos ng Panginoon sa mga bagay na ito. At nakita ko lang sa in-insight po ng Lord na gustong ipakita ng Lord yung kaya niyang gawin sa buhay ng isang tao, at gusto niyang ipakita yung kaya niyang, yung magagawa niya kung nandoon ka sa kanyang presensya. At na yung sa mga natatawa lang ako kasi sabi yung mga alagad hindi nila malaman kung sino yung naglalakad. Talagang in-insight pa talaga nila na multo, na on the other scripture nagsisisigaw sila dahil ang akala nila multo. Alam mo yung feeling na takot ka na sumisigaw ka, yun yung ini-imagine ko kanina sa mga alagad. I put myself in the situation na nagsisigaw sila na multo yung sinasabi nila, but God said it's me. Na sometimes we didn't recognize the Lord. Sometimes sa ating buhay Kristiyano, yung paglakad natin, nauunahan tayo ng takot. Nauunahan tayo nung ating nakikita na hindi naman totoo. Na supposed to be, ang titignan natin ay si Kristo. At nakita ko yung bagay na yon na in Christian learning lang talaga, mga kapatid, we must recognize lang talaga. Kasi hindi mo marerecognize yung Lord natin. Hindi natin marerecognize yung Lord natin if we don't know Him. Marerecognize po natin ang Panginoon kung kilala po natin siya. So magpatuloy po tayong mag-aral sa salita ng Panginoon. Whatever the struggles, katulad ng struggle ni Peter na talagang nakita niya, kasi we saw everything eh. Sa ating pong pananampalataya, maraming mga bagay talaga na it makes us worry. Pero salamat sa Lord kasi ililigtas tayo eh. Napakaganda lang yung insightful talaga na sabi niya, Lord, help me. And God is so willing lang talaga na tinulungan muna niya si Peter. Pinapunta muna sa bangka and tapos sinabi niya sa kanila na maliit ang kanyang pananampalataya. At napaka-ano yun, mga kapatid, na God help us first in those situations. Hindi yung nagpapatulong si Peter ay ang sabi ng Lord, ang liit ng pananampalataya. God doesn't talk about it, but God talk these things after natulungan niya, kung ipakita niya yung kapangyarihan niya kay Peter. At napaka-ano lang, napaka-encourage, it's really an encouraging thought na ipinakita ng Lord sa akin sa gabing ito. At tayo po ay magpatuloy sa paglakad po sa atin, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Ay kilalanin po natin ng gustong Panginoon, atin po sinasamba, mag-aral po tayong mabuti, manalangin po tayo ayon po sa kasulatan sa salita ng Panginoon. At let us offer really yung ating pong buhay and we will see yung amazing na gagawin ng Diyos sa ating pong buhay. Yun po, mga kapatid, God bless po sa ating lahat.